Uli, ngayon, 17, mga ganun po yung... Yes, yan na nga ang observation namin dito sa NBI. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. So, yan, hindi naman sila nakakaligtas sa monitoring ng ating cybercrime unit. Kaya, ayun, na-discover nila at na-re-raid namin. Kaya, ayan, kukonte, 17, mga ano yan eh, yung umalis dun sa bigger group at nag-compose sila ng maliliit na grupo nila to continue with their scamming activities. Meron ba dyan sa mga nahuli na dati nang nahuli, pagkatapos eh, ngayon nahuli na naman? Yeah, ongoing yung process natin, no? Nirefer namin yung information nito sa Bureau of Immigration and then yung pertinent agencies. And then pag nakuha na namin yung full data, then we can masasabi namin kung may nahuli na o wala pang may nahuli. I-refer ho namin kay Director yung full closure at yung final report mo namin. Yes. Morning, sirs. Three queries lang po. First is, yun po bang mga Malaysians are also Chinese-speaking, Malaysia national? Chinese-speaking ba siya? Or may iba po siyang tasking na ginagawa po sa grupo? And then, sige sir, yun na muna. Oh yes, good morning. Yung Malaysian na nahuli natin is also Chinese-speaking and apparently siya yung tumatayong parang isang supervisor nila sa isang floor doon. And sa investigation natin na nasa 5 years na siyang nandito sa Pilipinas eh. Doon po sa grupo nila, ano po yung kanilang immigration status? Sila po ba yung nagpunta dito as tourists or meron po silang ibang hawak na visa? Sa ngayon, bine-verify pa talaga namin yung status nila kasi wala talaga may provide ng mga documents ng mga to sa atin. So, and so far as doon sa immigration status nila, dependent pa rin tayo doon sa reply ng immigration sa atin. Oo, pero may mga documents kaming nakuha doon, although hindi talaga siya official na ano. We noticed may mga Xerox copies doon ng mga passports na paso na. Yeah, actually in addition to that, based on the initial investigation nung ginawa namin, ang allegation ng mga to, nung tinanong namin kung nasaan yung passport nila, nasa BI daw for process of downgrading. Meaning, when we try to interpret yung sinasabi nila, parang working visa, pero dina-downgrade na ngayon as tourist based sa proclamation ng ating government. So we assume na yung mga visa nito ay working visa prior. Then last query na lang po, yung kanilang proceeds, yung kanilang mga kinikita ko sa kanilang scamming activities, saan po ito pumupunta? Dito rin ba sa Pilipinas or mayroong na tayong natukoy na bansa na pinupuntahan po ng pera? As far as the investigation, hindi pa po natin na-determine yung money trail nito. We have to dig deeper. Pero sa initial investigation po natin, ito pong nahuli natin is part of the communications group. So sila po yung mga tao na nag-entice na mag-invest, sila yung tao na nakikipag-chat sa mga victims. And then there is another group which is remotely located, not part of this group, kung saan po papasok yung pera. So yun ang next po na kailangan po naming i-determine through the guidance po ng aming director. Yeah, in addition to that, ito ho yung laging sinasabi namin na na-observe namin several years. Yung grupo, to avoid detection and trail from law enforcement agency, hiwa-hiwalay ho yung kanilang department. Merong financial department na nasa ibang lugar, may communication department na nasa ibang lugar, meron namang administrative department na nasa ibang lugar. Ginagawa nila ito to ensure na kahit mabast yung kanilang
yung kanilang cell na isa, at least continuous pa rin yung operation ng iba. Ito na-obserbahan namin since then. So I think maganda ho itong nangyari kasi kahit maliitan, one at a time, nakukuha po natin sila isa-isa, na we were able to send message to them na siniseryoso ho ng NBI itong klaseng mga illicit activities. Sir, ito clarification lang. Bali, sir, yung charges, bali charge nila na sila sa court, no? Inquest. Ah, inquest pa lang. Ah okay. Pero wala pa yung resolution for, ano, no? Kaya inquest pa lang kahapon. Ah, okay. Sir, tapos, clarification na rin. All of their passports, bali, nasa BI po ngayon for downgrading, no? After allegation nila. Ah, yun ang sabi nila. Kasi, sir, parang, October 15 yata, deadline po yata nila, di ba? Yes, yung para sa downgrade. Yes. Ryan, sir, UN TV. Sir, tanong ko lang kung nahuli ba natin yung leader nila at natukoy na ba natin kung saang pogo sila galing, yung malalaking pogo? Hello, yes. Ang pinaka... top honcho lang na nakuha natin sa group na is yung supervisor ng operations ng team lang na yon. So insofar yung big boss nila, wala tayong nakukuha pa and dinideterpin pa rin natin yan ngayon. Yeah, in terms of trafficking or other offenses, ongoing yung aming investigation. Actually, it would take time since ang focus kasi namin ngayon na may isang pa sa korte yung kaso. So after that, pag na-collate na namin lahat ng information from different agencies, then we can somehow conclude kung saang direksyon at ano pang ibang illicit activities ang involved sa case na to namin. Yeah, mayroon kaming naabutang mga Pinoy doon. But then, nung nag-interview kami, sabi nila hindi naman sila nakakapasok doon sa mga rooms na may workstation. At the same time, yung ginagawa lang daw nila is either driver or mag-serve nung pagkain ng ating mga subjects. So, hindi na namin sila sinama since wala naman kaming na-establish na indeed engaged din sila sa illicit activities. Kumbaga mga ano lang yun, mga boys, mga cook nila, drivers, ganun. Yun nga, supervisor, yung Malaysian. Yes, director. Yung parang pinaka-supervisor nung operations nila na-establish natin, eh, yun na rin yung ano eh, inamin ng mga kasamahan nila, is yung Malaysian na kasama nila dito. Sa ngayon, dine-verify pa namin yan. And siya kasi yung parang may direct na contact dun sa parang pinaka-boss daw talaga nila eh. Yeah, in addition... As a matter of fact, may nakuha kami mga IDs, ID ng company kung saan involved itong mga perpetrator. But we cannot divulge yet the information since we want to validate first whether or not engaged ba sila o link sila doon or may connection sila sa company na yun. Mahirap po kasi magsabi agad ng info nang hindi kami sigurado. So again, it's an ongoing investigation. The moment magkaroon kami ng full data na kailangan namin, then the conclusion would be from our director po. Sir, since malapit na yung deadline ng Pangulo, nas 2 buwan at kalahati na lang, sir, at sabi nyo nga kanina, pumupunta na ito sa mga kondo, nahati sila sa maliliit na grupo. Paano pinaghahandaan ng NBI ito, sir? Yes, yun nga, may constant monitoring kami, cyber patrolling, at saka with the use of asset. May mga asset tayo na nagbibigay sa atin ng information, kaya natutumbok natin kung nasaan sila, kung saan sila nag-regroup in a smaller group. Okay?
May mga na-monitor pa kayong ganito, sir, na sumbong sa inyo na may mga ganitong activities na minomanman po kayo sa ngayon? Continuous ang aming monitoring, ang cyber patrolling. At pagka na-establish namin na positive, tsaka lamang kami nag-a-apply ng search warrant para ma-raid yung particular establishment. Any more question? Sir Alan from DCBB, any more question? Wala na, sir. So, one last, sir? Saan custody sila ngayon, sir? Sa inyo, mananatili, sir? Pansamantala, dito muna, but we have already coordinated with the BI nga. Yun, para sa deportation proceedings. But then, may charges sila eh. May charges kami that will be heard first before the deportation proceedings. Pero sir, mayroon naman po tayong mga detention facility. If in case kasi nga, baka dumami yung mga ganitong activity na ma-monitor natin at i-operate. Yes, mayroon naman tayong detention na facilities. One last question from DCBB. Sir Alan, please. Other matters. Sige. I heard the SOJ will be nag-issue na ng order for preliminary investigation regarding the report submitted by the Quad Committee. So far sa amin, sa NBI, ang parang iniimbestigahan pa lang namin yung Barayuga murder. Yun ang iniimbestigahan namin. But with the other revelations, wala pa. Yes, we have taken the statements of the possible witnesses. Nagko-coordinate na lang kami sa parallel investigation nito with the CIDG para magkaroon kami ng concrete evidence, proof. Makapag-file ng proper case. Yes. On that note, maraming salamat, members of the media. God bless everybody.